Ang sexy ko talaga. Confident na sambit ni Gertrude habang tinitingnan nito ang sarili sa harapan ng salamin. Kung ang ibang kagaya niya ay insecure at mataba ang tingin sa sarili, ibang dalaga. For her, ang big bone beauty na kagaya niya ay sexy. Sadyang malaman at malaking bulas lang talaga sila. Maaga pa lang ay nakagayak na ang dalaga para sa kanyang interview sa isang agency. Ate, kakain na daw po. Sabi ni nanay, GGSS ka na naman dyan sa harapan ng salamin eh. Tawag na nakababatang kapatid ni Gertrude na si Ikay. Bakit? Hindi ba maganda ang ate mo? Nakapamewang na tanong nito sa kapatid. Siyempre maganda. Manay yata ako sa'yo. Yun naman pali. Halika na nga, baka makunot pa tayo ng nanay sa singit. Nagpunta na ang magkapatid sa kusina ng kanilang bahay, kung saan nag-uumpisa ng kumain ng almusalang kanilang nanay at tatay. Pati na mga kapatid nila na sila Kulot at Itoy. Aba, ang aga mo naman yatang gumayak anak. Puna ng nanay Isay ni Gertrude sa kanya. Ngayon po kasi yung interview ko sa agency, nay. Naupo na ito sa bakanting silya at nagsimulang magsandok ng pagkain. Eh, talaga bang balak mo mag-abroad anak? Hindi pa ba sapat ang trabaho mo sa hotel ngayon? Tanong sa dalaga ng kanyang tatay Kulas. Gustuhin ko mang manatili po dito sa Pilipinas ay hindi pwede, tay. Nakatapos na po ako ng college. Pero next year, si Kulot at saka si Ikay na naman yung papasok sa kolehiyo. Kaya kailangan ko pong gawin to para matustusan ang pag-aaral nila. Hayaan mo, ate. Kapag nakapagtapos na po kami ni Kulot, kami naman ang magpapaaral kay Itoy para makauwi ka na dito sa Pilipinas. Wika ni Ikay. Naikinangiti ni Gertrude, maging na mga magulang nila. Mabuti na lang at napakabait talaga ng mga anak natin, Kulas. Nakangiti na turay ni Aling Isay sa asawa. Maswerte pa rin tayo dahil binayayaan tayo ng Diyos ng mababait na anak. Tugon naman ni Mang Kulas. Maswerte din po kami dahil kahit mahirap lang tayo, ay ipinaramdam niyo sa amin na mahal niyo kami magkakapatid. Wika ni Gertrude na tumayo para yakapin ng nanay at tatay nila. O siya, magsikain na kayo. E baka magkaiyakan pa tayo dito. Pabirong sabi ni Aling Isay sa mga anak. Kaya naman nagkatawanan silang mag-anak. Pagkatapos ng agahan ay umalis na si Gertrude sa kanilang bahay para pumunta sa bayan para sa kanyang interview sa isang agency na nagpapaalis ng mga aplikante papuntang abroad. At dahil maganda ang records at credentials niya sa college at sa kanyang pinagtatrabaho ang hotel, ay madaling nakapasa si Gertrude sa ina-applyan niyang agency. Ibig bang sabihin niyan ay aalis ka na talaga anak? Tanong kay Gertrude ng kanyang ina. Opo, nay. Pero hindi naman po agad-agad. Marami pa akong kailangang lakaring mga papeles. Kapag nakaalis na po ako, makakapag-ipon na po tayo para mabili yung lupang sinasaka ni tatay. Puno ng pag-asang tura ni Gertrude. Salamat, anak. Mas inuuna mo pa ang kalagayan ng ating pamilya kesa tupagin ang sarili mong mga pangarap. Nakangiting hinaplos ni Aling Isay ang buhok ng anak. Ang pangarap ko po ay maiahon sa hirap ang ating pamilya, nay. Kaya kailangan ko pong lumayo para matupad yun. Basta po, kapag nakaalis na ako, ingatan niyo po yung sarili niyo, ha. Huwag kayong masyadong magpapagod sa bukid at baka mapano pa kayo. Hindi ka pa nga aalis at marami ka ng bilin. Ikaw ang dapat mag-ingat. Nasa malayo ka at mag-isa ka lang doon. Walang mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka. Ibang lahi rin ang mga makakasama mo kaya mag-iingat ka dun, anak. Huwag kang basta-basta magtitiwala agad kung kani-kanino. Kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo dun, ay ipaalam mo agad sa amin. Bilin ni Aling Isay sa anak. Opo, nay. Kapag nasa Macau na po ako, tatawag ako sa inyo madalas. Niyakap ni Gertrude ang ina. Sa mga sumunod na araw ay isiningit ni Gertrude ang pag-aasikaso sa mga papeles na kailangan niya sa pagtatrabaho sa hotel sa Maynila. At makalipas ang halos ilang buwan ay naitakda na ang araw ng alis niya papuntang Macau. Anak, mag-iingat ka doon. Kapag may nanakit sa iyo ay sumbong mo kaagad sa embahada, ha? Biling ni Aling Isay sa anak. Opo, nay. Huwag po kayong mag-alala. Palaban po itong anak niyo. Hinding-hindi po ko papaapi. Pilit na pinapasigla ni Gertrude ang sarili. Ayaw niyang magkaiyakan pa silang mag-anak. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Lalong-lalo na sa mga lalaki, anak. Naku,
Baka maligawan ka dun sa Macau sa ganda mong yan, anak. Paalala ni Mang Kulas na idinaan din sa biro. Ay naku, trabaho pong pinunta ko dun, tay. Kaya sorry na lang sila dahil dead ma silang lahat sa beauty ko. Sabay hawi pa ni Gertrude sa mahabang buhok. Kailangan ko na pong pumasok sa loob. Baka maiwan na po ako ng eroplano. Hindi ko po dala yung bato kaya hindi ako makakapagdarna. Hindi ko po mahahabol yung eroplano. Ikaw talaga, ate. Patawa ka talaga eh. Umurong tuloy yung luha ko. Reklamo naman ni Ikay sa kapatid. Huwag na tayong mag-iyakan, no? Dapat happy lang. Basta, huwag kayong magpapasaway kina nanay, ah. Kayo na ang bahala sa kanila. At mag-aaral kayong mabuti. Bilin ni Gertrude sa mga kapatid. Opo, ate. Magkakasabay na sagot ng tatlong kapatid ng dalaga. Niyakap na isa-isa ni Gertrude ang mga magulang at kapatid. Goodbye, family! Goodbye, Philippines! Wait for my beauty, Macau! Hindi kalakasang sigaw ni Gertrude sa kaitumala beauty queen na naglakad habang hila-hila ang kanyang maleta. Nang makapasok sa boarding area ay sakalang hinayaan ng dalaga na pumatak ang kanina pa pinipingilang mga luha. Yun ang unang beses na malalayo siya ng matagal sa pamilya. Pero kailangan niyang gawin para magkaroon sila ng mas maayos na buhay. This is it, Pansit. Wala nang urungan. Be good to me, Macau. Sambit ng dalaga habang pasakay siya ng eroplano. Halos 2 oras lang ang biyahe sa eroplano papuntang Macau. Nang marating ni Gertrude ang papasukang hotel, ay namanghang dalaga sa ganda nito. May mga makakasama siyang mga kababayan sa hotel na yun. Kaya naman hindi nahirapan na mag-adjust ang dalaga, lalo na't sanay naman itong makisama. At dahil sa likas na matalino, masipag at magaling makibagay ay kaagad namang na-promote ang dalaga bilang supervisor ng hotel. Let's cheers para sa ating bagong supervisor! Announced ng kaibigan at kasamahan ng trabaho ni Gertrude na si Angela. Cheers! Sabay-sabay nilang wika. Thank you guys, nag-effort pa talaga kayo ah! Wika ni Gertrude matapos uminom ng wine. Bukod sa magkakasama sa trabaho ay magkakasama rin sila sa inuupahang bahay. Siyempre naman do, kailangan nating i-celebrate to. Imagine, 2 taon ka palang dito sa Macau pero promoted ka na agad bilang supervisor. Tura ng receptionist ng hotel na si Via. Umamin ka nga Gertrude, hindi mo ba dinaan sa alindog mo yung promotion mo? Birong tanong ng head waitress na si Carissa. Nako! Kung ginamit ko pa yung alindog ko, baka na-promote akong asawa ng boss natin, hindi lang supervisor. Sakay naman ni Gertrude sa biro ng kaibigan. Pero hindi type ni boss ang malaking bulas na kagaya mo eh. Gusto niya yata yung mga mukhang ting-ting. Dagdag pa ng dalaga. Nagkatawanan tuloy sila. Pero balita ko, hindi Eva, kundi Adan ang trip ni boss. Nako! Umandar na naman yung pagkamarites mo, Angela. Naiiling na komento ni Gertrude. Uy, hindi ah. Marami nang nagsasabi na hindi straight si boss. Bali-balita pa nga na may jowa siyang kanuno. Kaya ligwak na yung mga beauty natin sa kanya. Nakanguso pang sabi ni Angela. Bakit? Kung sakali ba na straight siya ay may balak ang akitin si boss? Natatawang tanong ni Gertrude sa kaibigan. Siyempre wala no. Mamaya ay pa-deport pa ako nang wala sa oras. Mas mahal ko yung trabaho ko. Alam mo na. May mga pinag-aaral din akong kapatid, no? Huwag kang mag-alala, Angela. Malay mo naman, sa hotel mo rin makikilala yung the one mo. Tura ni Via. Basta ba aasawahin ako, eh why not? Pero kung jojowain lang, huwag na lang. Baka mawalan pa ako ng trabaho nang wala sa oras. Alam nyo naman, bawal tayong makipagrelasyon sa guest at mga katrabaho natin, diba? Kibit-balikat na sabi ni Angela. Mabuti na rin yun, no? Para safe tayo. Mamaya madiskrasya pa tayong mabuntis ano. Mahirap na. Meron pa tayong mga kapatid na pinag-aaral. Tama ka dyan, Carissa. Kaya tsaka na muna yung love life na yan. Pero kung maibibigay si Lord na Papa Boss, why not? Pero joke lang. Focus muna tayo sa trabaho, no? Bawi ni Gertrude sa biro niya. Pero sa dami ng nanligaw sa'yo mula nung dumating ka dito sa Macau, paano mo nagagawang pigilan ng sarili mo na lumandi, Gertrude? Pabirong tanong ni Via. Kailangan ng maraming self-control, syempre. Gustuhin ko mang maging marupok ay hindi pwede. Nag-aaral pa ang mga kapatid namin. Kahit na nabili ko na yung lupang sinasaka ni tatay, hindi pa rin yun sapat na matustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaya ang mantra ko ay work now, landi sooner.
Sabay tawanan ng mga magkakaibigan. Dahil sa mga kaibigan, kahit papano ay naiibsan ang pagka-homesick ng dalaga. Nang makilala niya ang mga ito ay madali siyang nakapag-adjust sa Macau. At dahil promoted na ang dalaga ay nadagdagan ng sahod nito. Kaya naman na ipagpatayo na niya ng maayos na bahay ang pamilya sa Pilipinas. Nakapagsimula na rin ang maliit na negosyong mini grocery ang nanay ni Gertrude. Kumusta ka naman dyan, anak? Baka naman pinapagod mo na masyado yung sarili mo para sa trabaho, para lang makapagpadala ka ng malaki dito sa amin. Nag-aalala ng tanong ng kanyang nanay Isay. Hindi naman po, nay. Kita mo nga oh, mukha ba akong nangangayat? Nag-post pa si Gertrude para ipakita ang katawan sa ina na kasalukuyang kausap ngayon sa video call. Anak, kahit papano naman ay kumikita kami dito sa mini grocery natin. Kaya bawasan mo na yung pinapadala mo sa amin para naman makapag-ipon ka para sa sarili mo. Tama ang nanay mo, hindi habang buhay na dalaga ka anak. Darating ang panahon na magkakaroon ka rin ng pamilya. Kaya habang dalaga ka pa, enjoyin mo rin minsan yung mga pinaghirapan mo. Sigunda ni Mang Kulas. Opo, Nay. Tay, huwag po kayong mag-alala. Nakakapag-enjoy na naman po ako dito paminsan-minsan. At may mga naitatabi naman po akong pera para sa sarili ko. Paano po? Kailangan ko na pong gumayak para pumasok sa trabaho. Tatawag na lang po ako ulit sa inyo. Pakisabi na lang sa mga kapatid ko na miss na miss ko na sila. Paalam ni Gertrude sa mga magulang. Sige anak, mag-iingat ka lagi dyan. Bili ni Aling Isay sa anak. Kayo rin po, Nay, Tay, bye! Tinapos na ni Gertrude ang pakikipag-usap sa mga magulang. Panggabi ang pasok niya ng araw na yon sa hotel dahil nagkasakit ang isa pang supervisor na naka-assign sa gabi para mag-supervise sa hotel. I'm feeling sexy and free, like theater's raining on me. Ikinembot-kembot pa ni Gertrude ang malapad na balakang habang naglalakad at kumakanta sa sideway papunta sa hotel. Ay, kalabaw! Naisigaw sa gulat ng dalaga nang may bumusinang kotse sa likuran niya. Ano ba? Nakakagulat naman, no? Kailangan bang bumusina? Nasa sidewalk naman ako, diba? Reklamo ng dalaga. Pero napanganga ito nang bumaba ang bintana ng nasabing kotse. Is this the way to the hotel? Tanong ng gwapong sakay ng kotse. Miss? Miss? Pukaw ng lalaki kay Gertrude na natulala sa binata. Ha? I mean, yes, this is the way, sir. Just go straight ahead. Sagot ng dalaga ng makabawi. Thank you. You can continue singing and dancing. Wika ng binata tsaka isinara ang bintana at binaandar ang kotse. Nasundan na lang ng tingin ng dalaga ang papalayong kotse. Hindi man lang ako inalok sumakay sa kotse. Nakaingos na reklamo ng dalaga. Tsaka nito ipinagpatuloy ang paglalakad papunta sa hotel. Nang makarating sa hotel sa Gertrude ay naabutan niya na nagkakagulo ang mga kasama sa reception ng hotel. Anong kaguluhan yan? Nakakita ba kayo ng mas maganda at sexy sa akin? Pabirong tanong ni Gertrude sa mga kasama. Sexy? Oo, pero hindi maganda. Mars, kung hindi gwapo. Ubod ng gwapo. Kinikilig pa na sagot ni Via. Talaga? Saan? Nasa bar ng hotel, mukhang balak maglasing. Kung pwede ko lang siyang damayan sa pag-inom ginawa ko na eh. Magtigil ka dyan, Angela. May nobyo ka na, no? Ipaubaya mo na siya sa aming mga singgo. Sabay hawi pa ni Carissa sa buhok. Magsitigil kayo pare-pareho. Dahil bawal sa trabaho natin yung pinag-iisip nyo. Ano? Pero, hati ba talaga? Curious na tanong ni Gertrude sa mga kasama. Pero joke lang. Bumalik na nga kayo sa trabaho nyo. Baka mamaya masita pa tayo ng manager eh. Ang KJ ah. Pero huwag naming makikita na umaaligid ka kay Pogi ah. Sasabunutan ka talaga naming pare-pareho. Nakangusong reklamo ni Angela. Mga baliw talaga kayo. Balik na kayo sa trabaho. Pabirong pinalo ni Gertrude ang puwet ng mga kaibigan. Nag-time in na ang dalaga para makapagsimula na rin sa trabaho. Nasa kalagitnaan ng pag-check-in ng mga supplies si Gertrude nang humahangos na dumating sa stockroom ang isa nilang kasamahan na Pilipino rin. Ma'am Gertrude, may guest pong lasing na lasing. Hindi po namin alam kung anong gagawin sa kanya. Hindi pa ba nagbayad ang bill niya? Dito po siya naka-check-in sa hotel po natin, ma'am. Dadali na po sana namin siya sa kwarto niya kaso ayaw niya pong sumama. Nanghihingi pa rin siya ng alak kahit hindi na niya kaya. Hi!
Iinom-inom, hindi naman pala kaya. Ano bang problema ng guest na yan? Mukhang broken po ata yan, ma'am eh. Hindi raw sinipot ng fiancé niya sa kasal nila. Sagot ng staff na ikinataas ng kilay ni Gertrude. At mukhang namarites niyo kaagad ang guest na yan, ha? Nakangising po na ni Gertrude sa staff nila sa hotel. Napapakamot tuloy sa ulo na napangiti na lang ito. Sige na, ako nang bahala sa guest na yan. Inilapag ni Gertrude ang chart para puntahan ng guest na sinasabi ng staff. Pagkapasok pa lang ni Gertrude sa bar ng hotel ay tanaw na nito ang guest na sinasabi ng staff. Nilapitan ng dalaga ang nakayukyok na lalaki sa bar counter. Sir, are you okay? Tanong ni Gertrude sa guest, pero hindi ito sumasagot. I guess he's already asleep, ma'am, sabi ng bartender. Mukha nga. Did he drink too much? Tanong ni Gertrude. Yes, ma'am. He seems so devastated, said the bartender. Call for security to help me carry him to his room. Utos ng dalaga. Okay, ma'am. Tumalima naman ang bartender. Bumalik ang bartender kasama ang isa sa security ng hotel. Help me bring him to his room. Nakangiting tura ni Gertrude sa security na iba rin ang lahi. Alright, ma'am. Magalang na sagot ng security. Be careful. He is a VIP guest. Paalala ni Gertrude habang nakaalalay din sa lasing na lasing na guest. His name is Theo Williams and he is occupying VIP suite number 7. Pagbibigay alam nito sa security na nakaalalay sa lalaki. Nang marating nila ang kwarto ng guest ay iniwan na si Gertrude ng security doon. So, anong gagawin ko sa iyo ngayon? Nakapamewang na tanong ng dalaga habang nakatingin sa lalaking walang malay sa kalasingan nito. Kawawa ka naman. Matutulog ka ng ganyan ang itsura mo. Pasalamat ka, mabait ako. Inalis ni Gertrude ang suot na sapatos ng lalaki at inayos ito ang higa sa kama. Mukhang kailangan kitang punasan at palitan ng damit. Sige na nga. Pasalamat ka at gwapo ka. At saka mukha namang harmless ka eh. At mukhang hindi ka na nga makadilat sa kalasingan. At siguro naman, bibigyan mo ako ng tip kapag nalaman mo na ako nag-asikaso sa'yo. Kumuha ng bimpo at maliit na palanggana ang dalaga para punasan ng binata. Pinakialaman niya rin ang maleta nito para makakuha ng pamalit na suot nitong damit. O tukso, layuan mo ko. Kanta ng dalaga habang pinupunasan ang dibdib nang wala pa rin malay na guest. Grabe, sobrang broken mo siguro ngayon kaya ka nagpalasing ng ganyan. Ang tanga naman ng fiancé mo. Mukhang total package ka na, pinakawalan ka pa. Pero baka naman may dahilan din siya. Daldal pa ng dalaga habang pinupunasan ng binata. Ang haba naman ng pilikmata mo. Ang nose pointed, hindi disappointed. At ang lips, red and pouty. Natutok ni Gertrude ang musong hindi niya namalayan na nakatulis na pala. Ano ba naman tong pinaggagawa ko? Baka mamaya mapagbintangan pa ako nito na pinagnanasaan ko siya. Hindi nga ba? Umayos ka, Gertrude. Kastigo ng dalaga sa sarili. Tinapos na nito ang pagpupunas sa binata. At kahit hirap dahil sa bigat ng lalaki, ay pinilit pa rin nito na palitan ng damit ng binata. Nang matapos ay hingal na napatitig ang dalaga sa mukha ng binata na mahimbing pa rin ang tulog. Kawawa ka naman. Nasaktan ka siguro ng gusto kaya ka nagpakalasing ng ganyan. Sa, matulog ka ng mahimbing. Bukas mo na lang ako bayaran. Este, masalamatan. Lumabas na ang dalaga ng kwarto ng binata. Ay mga marites! Napatili si Gertrude sa gulat dahil nakaabang pala sa likod ng pinto ang mga kaibigan niya. Anong ginagawa niyo rito? Kunot noo na tanong ng dalaga sa mga ito. Ikaw, anong ginagawa mo dito kay Pogi? Balik tanong ni Via. Oo nga, bakit mukhang pagod na pagod ka? Tanong din ni Carissa. At pawis na pawis pa. Dagdag pa ni Angela. Naku naku, kayo. Ang malisyosa niyo talagang tatlo, ano? Pinunasan ko lang ng basang bimpo at pinalitan ng damit yung guest. Lasing na lasing kasi. At siya pala yung papa boss na tinutukoy niyo? Tanong ni Gertrude sa mga kaibigan na sabay-sabay na natutop ang mabibig nila. Nakita mo na yung katawan ni Pogi? May pagsinghapan na react ni Carissa. And so, pinagsamantalahan mong kalasingan at kalungkutan niya? Nagwalling pa si Via sa dingding. I can't take this.
Nakita mo na ang lahat sa kanya? OA rin na react ni Angela. Ano bang nangyayari sa inyong tatlo ha? Nababaliw na yata kayo eh. Naiiling na lang na sabi ni Gertrude sa mga kaibigan. Diyan na nga kayo, mag-i-inventory pa ako. Iniwan ng dalaga ang tatlong kaibigan. Buti na lang ay sanay na siya sa kabaliwan ng tatlo. Bumalik si Gertrude sa pag-i-inventory ng mga stock na hotel. Hanggang matapos ang shift nila ay hindi siya tinigilan ng pangungulit ng mga kaibigan niya dahil sa guest na tinulungan niya. Natatawa na lang ang dalaga sa kakulitan ng mga kaibigan. Kinabukasan, pagpasok ng dalaga sa trabaho ay hindi niya inaasahan ang nag-aabang sa kanya. Ma'am Gertrude, the guest from the VIP suite is looking for you. Bungad kay Gertrude ng Indonesian na staff ng hotel. Why? Kunot ang noon na tanong ng dalaga. I just want to say thank you for taking care of me last night. Napalingon si Gertrude sa nagsasalita. At halos matumba siya sa gulat nang makita ang gwapong guest na tinulungan niya. Nakasuot ito ng casual clothes at bagong paligo. Preskong presko tignan. Good morning, sir. Bati ni Gertrude nang makabawi ito. You don't have to thank me. I just did my job. Ginitian ito ng dalaga. No, I owe you one. Hindi mo ako pinabayaan kagabi. Giit ng binata. Natutop naman ni Gertrude ang bibig sa gulat. Nagtatagalog ka? Pinoy ka? Hindi ba kapaniwalang tanong ng dalaga? I may half Filipino. So, what I can do para makabawi ako sa'yo? Nakangiting tanong ng binatang guest na si Theo. Lalo tuloy itong naging gwapo dahil sa pangiti nito. Hindi malaman ni Gertrude kung ano isasagot sa binata. Lalo na at sa kanyang peripheral vision ay nakikita niya ang mga kaibigan na nakatingin sa kanila. Nothing, sir. I just did my job. Guest po kayo sa hotel namin. Kaya po ginawa ko lang po ang dapat kong gawin bilang empleyado ng hotel. Tungkulin po namin na tulungan at asikasuhin ang mga guest namin. Kaya wag na po kayong mag-abala. Mahabang paliwanag ni Gertrude sa kaharap. May kailangan pa po ba kayo? Kung wala na po ay maiwan ko na po kayo. May mga kailangan pa po kasi akong gawin. Magalang na paalam dito ng dalaga. Nothing. Alright, you can go ahead. But in case you change your mind, don't hesitate to approach me. Nakangiti pa rin natura ni Theo sa dalaga. Okay. Thanks by the way for the offer, sir. Maiwan ko na po kayo. Magalang na paalam ni Gertrude sa binata. Tsaka ito iniwan doon. Samantala, nasundan na lang ng tingin ni Theo ang papalayong dalaga. Hindi naman nakaligtas si Gertrude sa pangungulit na naman ng mga kaibigan. Sa oras ng break nila ay ayaw sang tantana ng mga ito. So, inaya ka niyang magkape? Tanong ni Angela. Or kumain? Sigunda pa ni Carissa. Pumayag ka? Tanong din ni Via. Ano ba? Alam niyo naman na bawal, di ba? At isa pa, ginawa ko lang yung trabaho ko. Walang mali sa yun. Kaya tigilan niyo na ako, okay? Sabay kagat ng dalaga sa kinakaing sandwich. Sus! Ang hina mo naman, girl! Kung ako sa'yo, papayag ako sa alok niya. Magpapalibre ako ng mahal na kape at pagkain. Para masolo ko na rin siya. Kinikilig pa na sabi ni Via. Mas importante ang trabaho ko, no? Kaya kahit papabus siya, hindi ako magpapadala sa karisma niya, no? Baka mamaya may manira pa sa akin dito. Sabihin na nakikipaglandian ako sa guest. Matanggal pa ako sa trabaho. Tura ni Gertrude sa mga kaibigan. Hanga talaga ako sa disiplina mo sa sarili, girl. Wika pa ni Angela. Siyempre, nagpunta ako dito para sa pangarap ko sa pamilya ko. Tumatanda na sila nanay at tatay. Gusto kong makaranas sila ng maginhawang buhay at makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Kaya kahit na super yummy at tempting si Pogi, dead mas siya sa beauty ko, no? Sabay flip ng dalaga sa buhok nito. Nagkatawanan na lang silang magkakaibigan. Girls, di ba si Pogi yun? Sabay nguso ni Angela sa lalaking nasa di kalayo ang table. Oo nga no. Hangover o dinidibdib pa rin niya ang pag-iwan sa kanya ng fiancé niya? Komento ni Carissa. Ang laking tanga talaga ng babae na yun para pakawalan pa si Pogi. Mukha rin naman siyang mayaman. Afford niya nga yung VIP suite natin eh. Tama ka dyan, Via. Pero baka naman may reason din naman yung babae. Hindi natin alam. Makakahanap din si Pogi ng bagong mamahalin. Malay mo, isa sa atin yung makatuluyan niya. Nakangising tura ni Angela. Isa sa atin? Kasali ka? E kung isumbong ka kaya namin sa boyfriend mong afam,
biro pa ni Gertrude sa kaibigan na ikinaimos nito. Kinsay mo naman minsan. Joke lang siyempre, no? Mahal ko yung honey buns ko. Kaya sige na, ipinapaubaya ko na sa inyo si Pogi. Kunwari ay nagpupunas pa ng luha si Angela. Kaya sabay-sabay nila itong kinurot at nauwi na naman sila sa tawanan. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na sila sa kanya-kanyang mga trabaho. Kelsey, did you update the wine supplier yesterday? Tanong ni Gertrude sa kasamahan na in charge sa wine and beverages nila. Yes ma'am, I already did. Nakangiting sagot nito sa dalaga. Tsaka ibinaling nito ang tingin sa isang mesa. He is drinking again ma'am. Ang tinutukoy nito ay si Theo na nagiinom na naman. Nag-check-in lang yata yan dito sa hotel para mag-inom. Tapos mamaya hindi na naman makabangon sa kalasingan. Naiiling na lang na komento ni Gertrude. Don't call me if he gets wasted, okay? Just call the security and bring him to his room instead. Bili ng dalaga. Okay, ma'am. Nangingiti na lang din ang sagot ni Kelsey. Nagpatuloy si Gertrude sa trabaho. Habang si Theo ay patuloy sa pagpapakalunod sa alak. Nang malasing ang binata ay hindi na rin natiis ng dalaga na hindi asikasuhin ng binata. Wala andyo naman, no? Ginawa mo naman akong yaya, sir, eh. Reklamo nito sa walang malay na si Theo. Bakit naman kasi nagpapakalasing ka? Kung ayaw sa'yo, move on. Hindi yung pinapahirapan mo yung sarili mo. Life is short. Marami ka pang makikilalang iba. Talak ng dalaga habang pinupunasan ng basang bimpo ang lasing na binata. Matapos punasan ay pinalitan ulit ito ng damit ng dalaga. Kinabukasan ay hindi inaasahan ni Gertrude ang madadatnan sa mesa niya sa hotel. Wow! May pa-flowers at kape si boss? Anong meron? Nagtatakang tanong ni Gertrude sa mga kasama. Hindi naman galing kay boss yan eh. Nakaingos na sagot ni Via. Ay, ang aga-aga ang asi mo, girl. Ano problema mo? At kanino ba galing ang mga to? Tanong ulit ng dalaga. Galing yan kay Pogi. Pinadeliver niya sa'yo. Sabi na nga ba, hindi niya trip yung mga slim na gaya namin. Kung hindi, ang mga big bone lady na katulad mo. Sabay irap ni Angela. Kunot ang noong napatitig naman si Gertrude sa mga kaibigan. Galing sa guest natin ang bulaklak at kape na to? Sa kanya nga. Pa-thank you niya raw sa'yo, sagot ni Carissa. At hindi inaasahan ni Gertrude ang sunod na ginawa ng mga kaibigan. Sabay-sabay na tumili ang mga ito. Uy, ano ba? Pasitigil nga kayo. Baka marinig kayo ni manager. Natatarantang inawat ni Gertrude ang mga ito. Eee, magkaka-love life ka na, girl! Kinikilig pa rin na tili ni Via. Oo nga, mukhang type ka ni Pogi. Segunda pa ni Carissa. Kung nakita mo lang yung ngiti niya kanina habang hinahanap ka niya, kikiligin ka. Ngiti na naka-move on na, girl! Dagdag pa ni Angela. Mga sira talaga kayo, no? Naka-move on, agad-agad. Tsaka nagte-thank you lang yung tao. Sadyang balisyosa lang kayo. Hala sige, trabaho na. Baka makita pa tayo ni manager na nagkukumpulan dito. Pagtataboy pa ng dalaga sa mga kaibigan. Pagkakataon mo na para masungkit ang affam girl. Kaya wag mo nang palampasin si Pogi. Susugpa ni Angela sa dalaga. Mahal ko ang trabaho ko. Kaya thank you na lang ano. Sabay irap nito sa mga kaibigan. Talaga ba? Kunwari ka pa. Deep inside, kinikilig ka naman dyan. Panunukso ni Carissa. Tapos, pagkaalis namin, aamoy-amoyin mo yung bulaklak. Segunda pa ni Via. Tse, magsipagtrabaho na nga kayo. Kung hindi, kukurutin ko na yung mga singit nyo. Inambahan ng kurot ni Gertrude ang mga kaibigan. Kaya naman nagsitakbuhan na ang mga ito pabalik sa kanya-kanyang mga trabaho. Sinigurado muna ni Gertrude na nakaalis na nga ang mga kaibigan bago nito pa simpleng inamoy ang bulaklak. Hindi napigilan ng dalaga na mapangiti. Pero hindi niya inaasahan na ibang tao ang makakahuli sa ginawa niya. I'm glad you like it. Napasinghap at nanlaki ang mga mata ni Gertrude nang marinig ang baritonong boses ng guest na si Theo. Sir? May kailangan po ba kayo? Natatarantang tanong ng dalaga. Wala naman. I just want to invite you for lunch or maybe dinner. I'm sorry sir. Pero bawal po kasi yan dito. Baka matanggal po ako sa trabaho. Alanganin ang ngiti na tugon ng dalaga. I just want to thank you for what you did to me. I really appreciate it. Na inasikaso mo ko,
imbis na pabayaan mo lang ako nung nalasing ako. Maybe we can eat outside, hindi dito sa hotel niyo. What do you think? Sir, hindi niyo na po kailangan gawin yan. Sapot na po yung thank you, pati na rin po tong bulaklak at kape. At sana, wag na po kayo ulit magpaka-wasted. Hindi napigilan ni Gertrude ang mag-peace sign sa binata. Hindi naman napigilan ni Theo na matawa sa inakto ng dalaga. Pasensya na, naabala tuloy kita ng dalawang gabi dahil sa paglalasing ko. Napapakamot sa batok na hinging paumanhin ng binata. Ayos lang po yun, sir. Naiintindihan ko po na may pinagdadaanan kayo. Natutop ni Gertrude ang bibig sa nasabi. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadyang malaman sa mga marites sa paligid ang tungkol sa pinagdadaanan mo. It's okay. That's the reason why I also invited you for lunch or dinner. Kailangan ko nang makakausap. Pero kung hindi talaga pwede, ayos lang naman. Sige na, maiwan na kita. And again, thank you so much. Ginitian ni Theo si Gertrude, pero kita ng dalaga ang lungkot sa mga mata ng binata. Kaya naman wala sa oras na nagdesisyon ito. Sige po, sir. Payag na ako. Pero wala sanang makakaalam dito sa hotel. Alam niyo na, baka matanggal ako sa trabaho. Halos pabulong na tura ng dalaga. Napangiti naman si Theo. Don't worry. No one will know. So, see you? Yes, sir. See you tonight po. Nakangiting tugon ni Gertrude. Iniwan na ni Theo ang dalaga. Napapangiting nagsimula na sa trabaho ang dalaga. Kinagabihan ay nagkita nga ang dalawa sa labas ng hotel para mag-dinner. Thank you for coming. Akala ko hindi mo ako sisiputin eh. Nakangiting bungad ni Theo pagkarating ng dalaga sa restaurant. Pasensya na sir, kailangan ko pa kasing mag-overtime eh. It's okay, umorder na tayo. Aya ng binata sa dalaga at inabot nito ang menu. Nako, hindi ko tatanggihan to dahil gutom na talaga ako sir. Natatawa si Theo sa sinabing yun ng dalaga. Don't call me sir, Theo na lang. Wika nito sa dalaga. Sige po, pero dito lang sa labas ha. Pagbalik sa hotel, sir na ulit ang itatawag ko sa inyo. Alam mo na, baka matanggal ako sa trabaho. Alanganin ang ngiti na sabi ni Gertrude. Okay. Pagsang-ayon ng binata. Umorder na ang dalawa ng pagkain. Sa pagitan ng pagkain ay nagkukwentuhan sila. At dahil sadyang madaldal ang dalaga ay agad silang nakapagpalagayan ng loob. Pasensya na, madaldal talaga ako eh. Nahihiyang sambit ni Gertrude nang ma-realize niya na nagiging madaldal na siya. It's okay. Ayos nga yun eh. Nanilibang ako. Nakakalimutan ko na broken-hearted ako. Biro naman ni Theo. Imbis na magalit ka sa ex mo at kawawain mo yung atay mo sa kakainom, isipin mo na lang na baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ako nga nung ipinagpalit ako ng ex ko sa slim na babae, inisip ko na lang na hindi niya deserve yung sexiness and hotness ko. Kasi yung malakawayang model ang trip niya, hindi yung mataba na katulad ko. Napasimangot ang dalaga ng maalala ang ex niya noon. Hindi ka mataba, Gertrude. You are just a big bone beauty. Nakangiti at sincere na sabi ni Theo. Pakiramdam naman ni Gertrude ay namula ang mukha niya sa sinabing yun ng binata. Salamat. Yun na lang ang nasabi nito. Pagkatapos ng dinner ay hinatid pa ni Theo sa apartment nito si Gertrude bago ito bumalik sa hotel. Hindi akalain ng dalaga na masusundan pa ang paglabas nilang yun ng binata. Napapadala si yata yung labas mo nang hindi kami kasama. Umamin ka nga sa amin, Gertrude. May dinidate ka na ba? Tanong ni Via na ikinasamid naman ni Gertrude. Kasalukuyan kasi silang nag-aalmusal ng mga oras na yun sa kanilang shared apartment. Wala no? Sino naman yung ididate ko? Hindi ba pwedeng self-love? Palusot ng dalaga. Wow ha? So, idinidate mo yung sarili mo? Nanunuri ang tingin kay Gertrude na tanong naman ni Angela. Ganun na nga. Bakit? Hindi ba pwede? Tanong ni Gertrude sa mga kaibigan sabay iwas nito ng tingin. Kilala ka namin no? Kaya kahit itago mo sa amin, malalaman din namin yan. Kaya umamin ka na no? Hirit pa ni Carissa. Wala nga akong aaminin, okay? Kumain na lang kayo kaysa kung ano-ano yung tinatanong nyo sa akin. Baka malate pa tayo. Mauna na akong maligo sa inyo ha. Ginitian ni Gertrude ang mga kaibigan saka iniwan ang mga ito para maligo. Pagdating sa hotel ay pasimpleng kinausap ni Gertrude si Theo. I guess we have to stop this, Theo.
alanganing bungad ni Gertrude pagkapasok sa kwartong okupado ni Theo sa hotel. Why? Did I do something wrong? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Nag-aalala na tanong naman ng binata sa dalaga. Wala kang nagawang mali. In fact, nirerespeto mo nga yung mga ayaw at gusto ko eh. Kaya lang bawal kasi talaga itong ginagawa natin eh. Kapag nalaman nilang tungkol sa relasyon natin, matatanggal ako sa trabaho. Paliwanag ni Gertrude kay Theo. Ginagap ni Theo ang kamay ng dalaga. I won't let that happen. Kaya don't worry, okay? Hindi kita pababayaan. At ayoko rin na mawala ka sa akin. You helped me to move on from being broken from my ex. You made me smile again. Yeah, please. Don't let me lose this smile again. Nagsusumamong salaysay nito. Naanting naman ang puso ni Gertrude sa sinabi ng binata. Simula na magsimula silang mag-date at manligaw si Theo sa kanya, ay nasaksihan ng dalaga kung paano ito naging masayang muli. Mula sa pagiging malungkot, nakita ni Gertrude kung paano napalitan at nangiti ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng binata. Sa totoo lang, hindi ko na rin kaya na mawala ka sa buhay ko. Sa loob ng isang buwan, nahulog na ng tuluyan ang loob ko sa'yo. Ikaw kasi yung unang lalaki na nagparamdam sa akin na espesyal ako. Maganda ako. You respected me. Tanggap mo rin yung mga kalukuhan ko. Pero natatakot kasi ako sa mga pwedeng mangyari kapag nalaman ng boss namin ang tungkol sa relasyon natin. Mahabang salaysay din ni Gertrude. Theo cupped Gertrude's face. Like what I said, hinding-hindi kita pababayaan. Then he kissed her lips. Tinugon na naman ni Gertrude ang halik na ito. Pero agad ding tinapos ng dalaga ang halik na yon nang maalala nito na chef na niya pala sa trabaho. Baka hanapin na ako ng mga kasama ko. Kailangan ko nang umalis. See you na lang mamaya pagka-out ko ha. Pagkasabi nun ay mabilis nang hinalikan nito si Theo. Pampagana sa trabaho. Saka ito nagmamadaling lumabas ng kwarto ng binata. Naiwan na lang doon ang nakangiting si Theo. My big love. Sambit nito. Samantala, lingid sa kaalaman ni Gertrude na may mga mata na pala na palaging nakamasid sa kanya. Isang araw, nang magkasabay siya ng mga kaibigan sa break ay may sinabi ang mga ito sa dalaga. May napapansin ka ba, girl? Tanong ni Angela sa pagitan ng pagsubo nito ng pagkain. Napapansing ano? Gunot ang noong tanong ni Gertrude sa mga kaibigan. Yung dating supervisor na pinalitan mo, na inilipat ng ibang branch, palaging nandito noong mga nakaraang araw. Halos pabulong na tugon ni Angela sa kaibigan. Baka naman bumibisita lang. Kibit balikat na wika ni Gertrude. Pero deep inside ay kinakabahan ng dalaga. Baka nga. Pero iba ang kutob namin sa kanya. Kasi nakita namin na nakatingin siya sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Baka mamaya siraan ka niyan sa boss natin. Or hahanapan ng kahit na anong butas para makabalik siya dito sa branch. Dagdag pa ni Carissa. Salamat sa babala guys. Don't worry, wala sa makikita na ikakasira ko. Nakangiting sabi ni Gertrude sa mga kaibigan. Pero deep inside ay ang dami nang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi rin kami papayag na siraan ka niya, no? Kahit na alam namin na may nililihim ka sa amin. Makahulugang sabi ni Via. Salamat guys. Thank you kasi iniintindi niyo ako. Pero promise, sasabihin ko rin sa inyo. Ngilitian ni Gertrude ang mga kaibigan. Basta kung ano man yan, sana hindi mo ikapahamak. Pahabol na paalala ni Carissa. Pagkatapos ng break nila ay nagsibalik na sila sa trabaho. At dahil sa mga sinabi ng mga kaibigan niya ay naging paranoid na si Gertrude na baka may mga nakamasid sa bawat kilos niya. Kaya naman ang lapitan siya ni Theo sa oras ng trabaho ay halos mataranta ang dalaga. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Gertrude sa binata. Napangiti naman si Theo sa dalaga. I just want to ask for extra towel and blanket for my room. Sagot nito sa dalaga. Okay, sir. I will ask someone to bring some extra towels and blanket to your room. Alanganin naman ang ngiti na tugon ni Gertrude. Alright, thank you. Pasimpleng may inabot na maliit na nakatuping papel si Theo sa dalaga bago ito nagpaalam at umalis. Pasimpleng tumingin sa paligid si Gertrude saka nito binasa ang papel. See you later tonight, Theo. Napangiti ang dalaga pagkatapos basahin ang note. Pero agad ding nawala ang ngiti ng dalaga nang maramdaman nito na parang may nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng shift ng dalaga ay nakitang muli sila sa labas ng hotel na Theo.
Did you enjoy our dinner? Tanong ni Feo sa dalaga habang naglalakad sila sa isang park. Oo, nasarap yung pagkain sa resto na kinainan natin. Feeling ko nadadagdagan na naman yung mga baby fats ko. Lumalakad tuloy ako lalo dahil sa madalas nating pagkain sa mga kainan na masarap yung mga pagkain. Masiglang tugon ni Gertrude kay Feo. Pero ramdam ng binata na may bumabagabag sa dalaga. May problema ba? Ha? Kanina pa kasi kita napapansin eh. Parang may malalim kang iniisip. Kasi may napansin ako eh. Parang may nagmamasid sa akin sa hotel. Tapos sinabi ng mga kaibigan ko na madalas nilang makita yung dating supervisor ng hotel. Kaya natatakot ako na baka mabunyag na sa hotel yung tungkol sa relasyon natin. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Gertrude. Napahinga naman ng malalim si Theo at saka kinabig ang dalaga palapit sa kanya at niyakap nito ang dalaga. I told you, hindi kita pababayaan. Kaya huwag kang mag-alala. I love you so much, Gertrude. Alam ko masyadong mabilis ang lahat sa atin. Pero totoong nararamdaman ko para sa'yo. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Buong pusong sambit ni Theo. Napapikit naman si Gertrude saka isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Mahal na mahal din kita, Theo. Natatakot ako sa pwedeng mangyari pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Iniangat ni Theo ang baba ng dalaga para magpantay ang mga mukha nila. Sa kanya dahan-dahang inilapit ang mukha para halikan ng dalaga. Tinugon na naman ni Gertrude ang halik na yon. Nang gabing yon ay hindi napigilan ng dalawa ang nararamdaman sa isa't isa. Kaya naman nang isama ni Theo ang dalaga sa isang hotel, ay nagpaubaya ang dalaga. May nangyari sa kanilang dalawa. Natatakot si Gertrude sa maaaring kalabasan ng kapusukan nila. Pero pinanghahawakan ng dalaga ang mga binitawang salita ng binata sa kanya. Pero kinabukasan ay hindi inaasahan ng dalaga ang naghihintay sa kanya sa hotel na pinagtatrabahuan niya. Girl, pinapatawag ka ni manager sa office niya. Baka sa mukha ni Via ang pagkabahala para sa kaibigan. Hindi tuloy maiwasan ni Gertrude na kabahan. Ha? Bakit daw? Kinakabahang tanong ni Gertrude sa mga kaibigan. Hindi sinabi eh. Pero nandun din yung bruhang si Greta. Ang dating supervisor ng hotel ang tinutukoy ni Angela. Basta girl, kapag inapi ka nila, nandito lang kami ah. Re-rest baka namin sila. Kaya huwag kang magpapasindak sa kanila. Pagpapalakas ng loob ni Carissa sa dalaga. Ano ba naman kayo? Baka madamay pa kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako magpapasindak sa kanila, no? Wika pa ni Gertrude. Pero sa totoo lang ay kinakabahan na siya. Sige, maiwan ko na muna kayo. Nagpunta si Gertrude sa opisina ng manager nila. At nandoon ang dating supervisor na nakangisi sa kanya. And somehow, parang may idea ng dalaga sa rason kung bakit siya pinapatawag ng manager nila. What's the meaning of this, Miss Benavides? Bungad ka agad ng manager ng hotel pagkapasok pa lang ni Gertrude sa opisina nito. Ma'am, where did you get those pictures? Tanong ni Gertrude at napatingin ito sa babaeng nakaupo sa tapat ng mesa ng manager nila. Just explain this, Miss Benavides. Is this true? You have a relationship with one of our guests? Napatango si Gertrude. Ang mga larawan na ipinakita ng manager nila ay mga litrato nila ni Theo na magkasama. Yes, ma'am. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi ni Gertrude. Nangyari na ang kinatatakutan ng dalaga. Ang makarating sa manager nila ang tungkol sa relasyon nila ni Theo. You disappoint me, Miss Benavides. I'm sorry too. But I have no choice but to fire you because of this. You know our rules. Ma'am, please don't fire me. Pakiusap ni Gertrude. I'm sorry, but you have to leave the hotel. I can't do anything about this. You will get paid, but after that, you can no longer work here. Ma'am, please! Nakiusap pa si Gertrude pero hindi talaga sa pinakinggan ng manager nila. Isa kasi yun sa mahigpit na rules ng hotel. Nabawal makipagrelasyon sa guest ang mga empleyado. Labis na lungkot na lumabas ng opisina ng manager nila si Gertrude at hindi na nito napigilang umiyak na makita ang mga kaibigang naghihintay sa kanya. Hanggang makauwi sa apartment ay iniiyakan pa rin ni Gertrude ang nangyari. Sakto pa na tumawag ang pamilya niya sa kanya. Nagdahilan na lang ang dalaga na may sipon siya kaya mugto ang mga mata niya para hindi mag-alala ang mga ito. Sinubukang tawagan ni Gertrude si Theo. Pero hindi ito sumasagot sa mga tawag at messages niya. Girl, wala na sa hotel si Sir Theo.
balita sa dalaga ni Via nang makauwi ito sa apartment nila. Ha? Paano wala? Umalis ba siya? Kailan daw babalik? Nag-aalalang tanong ni Gertrude sa mga kaibigan. Nag-check out na siya sa hotel. Nag-aalalang tugon ni Carissa. Ano? Biglang kinabahan ng dalaga sa narinig. Hindi kaya iniwan ka na niya, girl? Ano ka ba naman, Angela? Hindi ka nakakatulong, ha? Saway ni Carissa dito. Tama naman siya eh. Hindi sinasagot ni Theo mga tawag at messages ko. Tapos wala na siya sa hotel. Iniwan niya ako sa Ellie. Kung kailan kailangan ko siya. Nagsimula na namang maiyak ang dalaga. Kaagad naman sa niyakap at inalo ng mga kaibigan. Hey, hindi yan ang kilala naming Gertrude na matapang. Tama si Via, hindi kami sanay na ganyan ka. Matapang ka at palaban ka, diba? Inagod ni Angela ang likod ng kaibigan. Inabutan naman ito ng tubig ni Carissa. Paano ko hindi maihiyap? Wala na nga akong trabaho. Iniwan pa ako ng boyfriend ko na nangako na hindi ako pababayaan. Pero nasan siya ngayon? Ngayon na kailangan ko siya. Hindi mapigilan ni Gertrude ang mapaatungal ng iyak. Walang magawa ang mga kaibigan ng dalaga kung hindi ang aluin at i-comfort siya. Tingin sa kaalaman ng dalaga na may kailangang asikasuhin si Theo sa kumpanya nito, kaya kinailangang umalis ng biglaan ng binata. Halos mag-iisang linggo na naghihintay si Gertrude na bumalik si Theo. Pero missing in action ng binata, hindi rin ito makontak ng dalaga. Kaya naman hindi maiwasan ng dalaga na isipin na iniwan nga siya sa ere ng binata. At may hindi inaasahan pang pangyayari ang dalaga. Isang araw nagising si Gertrude na hilong-hilo at sukang-suka. Girl, are you okay? Nag-aalalang hinagod ni Carissa ang likod ng kaibigan. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako eh. Tugon ni Gertrude sa kaibigan matapos itong manghilamos. Inalalayan siya ng kaibigan na makaupo sa kama niya. Ilang araw ko nang napapansin na masama yung pakaramdam mo, ha? Magpa-check up ka na kaya? Suggestion ni Via. Wait, nagsusuka siya at nahihilo? Napamaang si Angela sa mga kaibigan nang may ma-realize ito. Bakit? Anong iniisip mo? Kunot ang noon na tanong ni Gertrude. Hindi kaya buntis ka? Bulalas ni Angela na natutop ang bibig. May nangyari na ba sa inyo ni Theo? Magkasabay na tanong ni Via at Carissa. Nahihiyang napatango naman si Gertrude sa mga kaibigan. Inamin niya na sa mga ito ang tungkol sa lihim nilang relasyon ni Theo, bago pa malaman ng manager nila sa hotel ang tungkol doon, pero hindi ang part na may nangyari sa kanila ng binata. Kaya naman tinitigan siya ng masama ng tatlo at nakatikim siya ng tigi-isang kurot sa mga ito. Bakit mo naman isinuko yung bataan? Napahawak pa sa noo na tanong ni Via. Kasi yummy, sagot ni Angela na ikinatawa ni Gertrude. Eh kasi nadala kami ng damdamin namin isang gabi eh. Pero once lang naman na may nangyari sa amin, no? Pero sa tingin niyo, buntis talaga ako? Alanganing tanong ng dalaga sa mga kaibigan. Isa lang ang paraan para malaman natin yan. Wika ni Carissa. Ano? Tanong ni Gertrude. Pregnancy test? Tipid na sagot ni Carissa. Ay sandali. Nagmamadali nga lumabas ng kwarto ni Gertrude si Angela at pagbalik nito ay madala na itong pregnancy test. Oh, bakit meron ka niyan? Gunot ang noon na napatingin si Gertrude sa kaibigan. Oo nga. Segunda pa ni Via. Napangiti naman si Angela sa mga kaibigan. Wala lang. Girl scout lang. Sige na, gamitin mo na. Inabot nito sa kaibigan ang PT kit. Nag-aalangan naman na kinuha ito ni Gertrude. Kailangan ko ba talagang maganito? Tanong ng dalaga. Oo, kailangan. Para malaman natin kung bakit ka nagkakaganyan. Dali na! Pinagtulakan pa ni Via ang dalaga papasok sa banyo. Pagkatapos gamitin ni Gertrude ang PT test, ay sabay-sabay nilang hinintay ang resulta. At halos tumigil ang mundo ng dalaga nang makita nila ang resulta. Buntis ako? Halos bulong na bigkas ng dalaga habang nakatingin sa dalawang kulay pulang guhit sa pregnancy test kit na ginamit niya. Pwede rin naman na mali yung kit. Magpa-check up ka para makasigurado tayo.
Payo ni Angela sa kaibigan. Sasamahan ka namin, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Ginagap ni Carissa ang kamay ng dalaga. Tatagan mo ang loob mo, okay? Wika naman ni Via. Naluluha na lang na napayakap si Gertrude sa mga kaibigan. Sinamahan ang dalaga ng mga kaibigan na magpa-check up sa isang OB clinic at nakumpirma nila ang pagdadalan tao ng dalaga. Hindi pa ba nagre-reply sa'yo si Theo? Tanong ni Via sa kaibigan. Hindi pa nga eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Dahil sa pagbubuntis ko, hindi na ako pwedeng mag-stay dito ng matagal. Kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas. Naiiyak namang tugon ni Gertrude sa kaibigan. Mas mabuti nga sigurong umuwi ka muna sa Pilipinas bago pa lumaki ang tiyan mo. Kapag napunta sa hotel sa Theo, kami na lang ang bahalang magsabi sa kanya ng kalagayan mo. Tama si Carissa. At sana nga magpakita na. O magparamdaman lang yung lalaking yun, no? Mataray na sabi naman ni Angela. Nahihiya akong umuwi sa amin. Binigo ko yung pamilya ko. Hindi pa nakapagtapos yung mga kapatid ko. Hindi mapigilan ni Gertrude na maiyak sa sitwasyon niya ngayon. Agad naman siyang inalo ng mga kaibigan. Tama nang kakaiyak, okay? Makakasama yan sa baby mo. Hindi naman sinasadya na mangyari to eh. Isa pa, maipon ka naman na. At may mga naipundar ka naman na sa probinsya. Kaya huwag kang mag-isip na binigo mo sila. Inabutan ito ng tubig ni Angela. Siguro naman maiintindahan ka nila. At sa kalagayan mo ngayon, kailangan mo ng suporta ng pamilya mo. Sa sinabi ni Carissa ay napaisip ang dalaga. Naisip ni Gertrude na tama ang mga kaibigan niya. Kailangan niya ang pamilya niya sa mga sandaling yun. At alam naman niya na maiintindihan siya ng mga magulang. Kaya naman nagpasusang umuwi ng Pilipinas bago pa lumaki ang tiyan niya. Nang araw ng flight niya ay hindi siya naihatid ng mga kaibigan. Dahil biglaan silang pinatawag ng manager sa hotel. Kaya naman mag-isang nagbiyahe papunta sa airport ang dalaga. Nang araw ding yun ay bumalik sa hotel si Theo para balikan si Gertrude. Pero hindi niya na naabutan ang dalaga. Sa malas ay ang supervisor na si Greta na may galit at inggit kay Gertrude ang nakaharap ng binata. Mabuti na lang at nakita ni Via ang binata. Ngayon ang flight niya pa uwi ng Pilipinas. Pero maaabutan mo pa siya kung magmamadali ka. Salamat! Nagmamadaling tumakbo pa ni si Theo. Sandali! Sigaw ni Via para habulin sana ang binata. Pero hindi na niya naabutan ito. Alam niya kaya kung saang terminal siya pupunta? Napapakamot ng ulo na sabi na lang ni Via. Sa malas sa ibang terminal ang napuntahan ni Theo. Gertrude! My big love! Nasaan ka na ba? Sagutin mo yung tawag ko, please! Hiling ng binata habang paulit-ulit na dinadayal nito ang cellphone number ng dalaga. Samantala, si Gertrude ay nakasakay na ng eroplano at hindi na ito matatawagan pa ng binata dahil itinapon nito ang SIM card na gamit sa Macau. Gustuhin mang bumalik ni Theo sa hotel para tanungin ang mga kaibigan ni Gertrude ay hindi niya na nagawa. Nagkaroon kasi ng biglaang problema sa kumpanya nila, kaya kinailangan niyang bumalik muli sa Amerika. Nang bumalik ang binata ay wala na sa Macau ang mga kaibigan ni Gertrude. Nagresign na ang mga ito at umalis na sa Macau. Dahil hindi na natiis ng mga ito ang ugali ng pumalit kay Gertrude na si Greta. Samantala, sa Pilipinas ay tinanggap ng maluwag ng pamilya ni Gertrude ang nangyari sa kanya. Hindi lang dahil sa mga nagawa ng dalaga para sa pamilya niya, kundi dahil mahal siya ng mga ito. Kaya hindi siya pinabayaan ng pamilya niya sa kanyang pagbubuntis. Dahil may konting naipon ay nagpasa ang dalaga na magtayo ng maliit na restaurant. Katuwang niya rito ang mga kapatid na malapit na ring makapagtapos ng pag-aaral sa tulong na naipundar na negosyo ng dalaga. Pero nang manganak si Gertrude ay hindi na nito natutukan ng restaurant, kaya naman nalugi ito. Meron pa naman silang sakahan at mini grocery, pero hindi yun sapat sa pangangailangan nila. Lalo na at graduating na ang kapatid na si Ikay. Kaya naman napagpasahan ni Gertrude na maghanap ng trabaho. Sigurado ka ba dyan, anak? Isang taon pa lang to si Georgina at magtatrabaho ka na agad. Tanong ni Aling Isay sa anak. Kailangan po, Nay. Inandyan naman po kayo para mag-alaga sa kanya. Wika ni Gertrude sa ina habang hinihili ang kargang isang taong gulang na anak. E ate, pwede naman kasi kaming mag-working student eh.
para naman makatulong kami sa mga gastusin. Singit ni Kulot sa usapan. Oo nga naman ate, pumayag ka na mag-working student kami. Ganoon naman yung ginagawa mo dati nung nag-aaral ka, diba? Hirit pa ng bunso nilang si Itoy na sa susunod na pasukan ay college na rin. Kaya nga ayaw ko na mag-working student kayo eh. Kasi alam ko kung gaano kahirap. At isa pa, ayaw ko na mahati yung atensyon nyo sa trabaho at pag-aaral. Sayang at mga dense lister pa naman kayo. Kaya hayaan na ninyo ang ate na magtrabaho. Alam ko naman na aalagaan nyo ng mabuti si Georgina habang nasa trabaho ako, diba? Mahabang litanya ng dalaga sa mga kapatid. Ikaw talaga ate, napaka-selfless mo. Kaya mahal na mahal ka namin eh. At syempre, pati na rin tong napakaganda naming pamangkin. Sabay sundot ni Ikay sa matabang pisngi ng natutulog na si Georgina. Siguro ate, ang gwapo ng tatay nitong pamangkin namin no. Kasi ang ganda-ganda niya oh. Komento ni Kulot na nakatunghay din sa pamangkin. So, ano ibig mong sabihin? Hindi nagmana sa akin yung anak ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Gertrude sa kapatid. Siyempre ate, may namana rin naman sa'yo. Pero mukhang lamang yung namana ni Georgina sa tatay niya eh. Pang-aasar pa ni Kulot sa dalaga. Kaya naman napasimangot si Gertrude na ikinatawa na lang ng kanyang ina at mga kapatid. Anak, hindi ba't balak mong maghanap ng trabaho? Bungad agad ng kakauwi lang mula sa pagsasaka ni si Mangkulas. Opo tay, mano po. Nagmano si Gertrude sa ama, ganoon din ang mga kapatid. Maupo ka muna dito at ikukuha kita ng tubig. Wika ni Aling Isay sa asawa, saka ito kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Salamat mahal. Sabi ni Mangkulas sa asawa at saka ito bumaling sa anak. Nabalitaan ko na yung bagong hotel sa bayan ay naghahanap ngayon ng mga bagong tauhan. Siguradong matatanggap ka dun anak. Sige po tay, bukas na bukas din ay mag-a-apply ako dun. Mabuti at naibalita po ninyo sa akin. Hindi na ako mahihirapang maghanap ng maa-applyan. Tura ng dalaga sa ama. Mabuti naman anak. Basta siguraduhin nyo lang na hindi nyo mapapabayaan itong maganda kong apo ha. Napangiti si Mangkulas nang masilayan ang mukha ng natutulog na apo. Opo tatay, sisiguraduhin ko na mabibigyan ko pa rin ng oras si Georgina. Nakangiting tugon ni Gertrude sa ama. Kinabukasan ay agad niyang nag-apply sa sinasabing hotel ng ama ang dalaga. At gaya ng inaasahan ay mabilis na natanggap ang dalaga dahil na rin sa experience niya sa ibang bansa. Pagkatapos ipasa mga kailangang requirements ay agad nang pinagsimula sa pagiging supervisor ng hotel ang dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos mag-iisang buwan na sa trabaho si Gertrude, kaya naman kilala na niya mga kasama sa hotel. Hindi tulad sa Macau, ang mga katrabaho niya sa bagong trabaho ay likas na mababait, kaya naman kasundo niya ang mga ito. Oh, ano naman yung dahilan at nagkukumpulan kayo dyan? O di kaya sino yung minamarites niyo dyan, Aber? Nakapamewang pero pabirong tanong ni Gertrude sa mga kasama. Hindi mo ba alam na ngayon ang dating ng bagong boss, ma'am? Tanong kay Gertrude ng isa sa mga staff nila. Ah, ngayon ba yun? Kaya siguro ko pinapasok na maaga ni manager. Kung ganun, ay hala, magsipagtrabaho na kayo. Baka mamaya mabadshot pa tayo sa boss nating yan. Pabirong pinagpapalo sa puwet ng dalaga mga empleyado nila. Naku, balak mo pa yatang sulohin yung boss nating pogi, ma'am eh. Oo nga. Kaya siguro tinataboy mo kami, ma'am. Tse, magsitigil na kayo dyan. Graduate na ako sa mga pogi na yan, ano? Kaya maglaway na lang sila sa alindog ko. Pero hindi na ako magpapaloko sa kanila, ano? Napairap ang tugon ni Gertrude sa mga kasama. Ang bitter talaga nito ni ma'am. Siguro gwapo talaga yung daddy ni Georgina, no? Kaya ang ganda-ganda ng anak niyo, ma'am. At napaka-bibo pa. Kumento ng isang staff na si Vita. Napasibangot naman si Gertrude. Hindi ba pwedeng maganda yung nanay kaya maganda ang anak? Kailangan talagang sabihin gwapo ang tatay kaya maganda ang anak ko? Tinaasan ng kilay ng dalaga ang mga ito. Ha? Napakunot ang noo ni Gertrude nang makita na napangangang mga kaharap. Ano, nga kayo sa beauty ko, no? Sabay hawi pa ng dalaga sa mahaba nitong buhok. Pero hindi sa kanya napanganga ang mga ito. Kung hindi, sa tao na nasa likuran niya. Gertrude? Parang tumigil ang mundo ng dalaga nang marinig ang boses na tumawag sa pangalan niya.
Si Boss Pogi, nasa likuran mo. Pabulong na bigkas ng isa sa mga staff. Napasinghap at nanlaki naman ang mga mata ni Gertrude sa narinig. Kilala niya ang boses na yun at hindi siya pwedeng magkamali. Dama rin ng dalaga ang mabilis na pintig ng puso niya nang dahan-dahan niyang hinarap ang nasa likuran niya. Ikaw nga! Hindi inaasahan ng dalaga ang ginawa ng lalaki. Kaagad nitong niyakap ng mahigpit si Gertrude. I've been looking for you for a year. Dito lang pala kita matatagpuan. Sambit ni Theo habang yakap ng mahigpit ang dalaga. Sandaling napapikit si Gertrude at dinama ang yakap ng binata. Pero nang maalala niya ang mga pinagdaanan niya nang bigla siyang iwan sa ere ng binata, ay nabuhay ang galit niya para dito. Pilit na itinutulak ng dalaga si Theo, tsaka ito sinampal. Shock na napasa po sa bibig at napasinghap ang mga nakasaksi sa ginawa ng dalaga. Ang kapal ng mukha mo na yakapin ako? At anong sinabi mo? Hinanap mo ako? Talaga lang ha? Pagkatapos mong biglang mawala na parang bula, iniwan mo ako sa ere. Sumbat ni Gertrude sa binata. Let me explain please. I deserve an acceptable reason and explanation. Pero ayoko nang marinig pa ang paliwanag mo. Sabay walk out sana ng dalaga. Pero muling nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita nito ang mga taong papalapit sa kanya. Ate, may pinuntahan kami malapit dito kaya dumaan na kami sayo. Karga ni Isay ang pamangkin na si Georgina na agad nagkakawag na makita ang ina. Mama! Inilahad ng isang taong gulang na si Georgina ang mga braso sa ina. Wala nang kawala pa si Gertrude na gusto sana itago sa mga oras na yon ang tungkol sa anak. Lalo na ng pagkaguluhan na mga kasamahan sa trabaho ang anak. Hi, Georgina! Ang cute talaga ng anak mo, ma'am. Oo nga, siguro manay yan sa tatay niya, ma'am. Sinamaan ito ng tingin ni Gertrude. Pero bago niya pa masita mga pang-aasam ng empleyado, ay muli na naman siyang nagulat sa sunod na ginawa ng anak. Dada! Nang sundan niya ng tingin ang tinutumbok ng paningin ng anak, ay nakita niya si Theo na titig sa anak. Ay hala, nandito pala yung may-ari ng hotel ate. Pasensya na hindi ko alam. Hindi na sana kami dumaan dito. Akin na si Georgina, iuwi ko na siya. Pasensya na po kayo, sir. Akma sanang kukunin ni Isay ang bata kay Gertrude. Pero biglang nagsalita si Theo. Anak ko ba siya? Tanong nito sa dalaga. Muli na namang napasinghap ang mga kasamahan ni Gertrude, pati na si Isay. Oh my, ate... Siya ba yung nakabuntis sa'yo sa Macau? Napapikit si Gertrude at gusto niya nang sabunutan sa mga oras na yun ang pahamak na kapatid. Answer me, Gertrude. I have the right to know. Demand ni Theo sa dalaga, habang palipat-lipat ang tingin nito sa mag-ina. Magsasalita pa sana si Gertrude pero naunahan ito ng kapatid. OM ate! Don't tell me na ang bilyonaryong hotelier na si Theo Williams ang daddy ni Georgina! Napapikit sa gigil si Gertrude. Gusto na nitong sabunutan ang matabil na kapatid sa mga oras na yun. Oo nga no, kaya pala pamilyar ang mata ni Georgina. Kasi natititigan ko sa magazine yung mga mata ng daddy niya. Ay, sorry. Ikaw po ba talaga yung daddy ng pamangkin ko? At talagang itinanong pa ito ni Isay sa binata. Yan din ang gusto kong itanong sa ate mo. Hindi pa rin maiaalis ni Theo ang tingin sa anak. Isay! Uwi! Sigaw ni Gertrude sa kapatid. Ate, sandali naman. Sagutin mo muna yung tanong namin sa'yo. Hirit pa ng marites na kapatid ng dalaga. I have the right to know, Gertrude. Please. Pagsusumamo pa ni Theo. Dada! Hi, little girl. Nakangiting bati ni Theo sa bata. At walang nagawa si Gertrude kung di iabot ang anak sa binata. Nang magpakarga ito kay Theo. Hindi naman maintindihan ni Theo ang nararamdaman ng makarga at mayakap nito ang bata. She really is my daughter. Napapikit si Theo. Ramdam niya ang lukso ng dugo ng mayakap ang bata. Dada! Nakayakap sa liig ni Theo ang isang taon na si Georgina. Hindi malaman ni Gertrude kung paano kukunin ang anak na mukhang walang balak na bumitaw sa ama nito. Grabe ate! Ikaw ang naglihi at umere. Pero halos wala man lang nakuha sa'yo yung anak mo. Komento ni Isay na ikinasimangot naman ni Gertrude. Isay,
kukunin mo na si Georgina at umuwi na kayo. At kayo naman, magsitrabaho na kayo. Binalingan nito ang mga tauhan ng hotel na animoy mga nanonood ng shooting. Go back to work. I will talk to your supervisor, who happens to be the mother of my child. Theo said that, nang hindi inaalis ang tingin kay Gertrude habang karga pa rin ito ang anak. Kaya naman walang nagawa si Gertrude kung hindi ang makipag-usap sa binata. Pero dahil sa sama ng loob ng dalaga sa pag-aakalang iniwan at pinabayaan siya ng binata, ay hindi kaagad nagtagumpay si Theo na makuha ang kapatawaran ng dalaga. Hindi naman agad sumuko at nawala ng pag-asa ang binata. Inaraw-araw nito ang pagsundo at hatid kay Gertrude sa bahay nito at ng mga magulang nito. Kabaliktaran sa dalaga ay mabilis na nakuha ni Theo ang loob ng pamilya ni Gertrude, pati na rin ang mga kaibigan nito na bumisita isang araw sa dalaga. Why don't give him a chance? I agree to Via. Malay mo naman na totoo na nagkoproblema sa kumpanya nila sa States noon, kaya hindi kanya nahanap agad. Convinced din ni Angela na kasal na sa afam na jowa. At saka nagpalit ka ng number nung bumalik ka sa Pinas, diba? Kaya hindi ka na niya natawagan. Plus, inarang pa ng Greta na yun para hindi kami makausap ni Theo bago kami umalis sa hotel. Paliwanag din ni Carissa sa kaibigan. Iniwan niya pa rin ako. Pwede naman siyang magpaalam bago sa umalis, diba? Pero ano, bigla siyang naglahong parang bula. Giit pa rin ni Gertrude. Pero heto na siya ngayon, no? Nagpapaliwanag at asking for another chance. Think about it. Para sa anak niya na rin. Para magkaroon siya ng buo at masayang pamilya. Katulad ng pamilya niyo, wika ni Via. Hindi ko alam. Nadala na kasi yung beauty ko sa pang-iiwan ng mga lalaki na yan. Pero pag-iisipan ko, para kay Georgina. Nagkatinginan na lang ang tatlo sa naging sagot ng kaibigan nila. Pero sabi nga na kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya naman kalaunan ay nagbunga rin ang pagtsatsaga ni Theo na suyuin ang dalaga. Talaga bang napatawad mo na ako? Hindi makapaniwala ang tanong ni Theo kay Gertrude. Ayaw mo? Tinaasar ito ng kilay ng dalaga. Gusto, siyempre. Hindi lang ako makapaniwala. You made me so happy. Napayakap bigla na mahigpit si Theo sa dalaga. Siguraduhin mo lang this time na hindi ka na basta-basta mawawala, ha? Nakangusong sabi ni Gertrude sa binata. Hala si ate, nay. Pabebe. Pang-aasar ni Isay na nakasilip mula sa second floor ng bahay nila. Isay, pabayaan mo nga yung ate mo. Dinig din lang sigaw naman ni Aling Isay sa anak. Si Isay talaga? Naiiling na lang natura ni Gertrude. Napatitig ito sa kamay niya na hawak ni Theo. Hinding-hindi na ako mawawala. I decided to stay here in the Philippines for good. Ipinaubaya ako na sa kapatid ko ang negosyo namin sa Amerika. Sa hotel na lang ako magpo-focus. At bala ko ring bumili ng property na mapagpapatayuan ang bahay natin. Para pagkatapos ng kasal, ay doon na tayo titira. Mahabang salaysay ng binata. Kasal? Yes, kasal. Now that you already forgive me, I want to marry you, my big love. Hinalikan ni Theo ang kamay ng maluha-luha ng dalaga. Pakakasalan mo talaga ako? Teary eyes na tanong nito sa binata. Of course, I will marry you. Para officially asawa na kita. At papalitan natin ang apelido ng anak natin. I'm sorry, Theo. Akala ko talaga iniwan mo ko. Kaya hindi ko sinunod sa iyo ang apelido ng anak natin. Apologetic na wika nito sa binata. It's okay. May kasalanan din naman ako. Ang importante ay okay na ang lahat ngayon. Babawi ako sa inyo ng anak natin. I love you so much, Gertrude. Buong pagmamahal na sabit ni Theo. I love you so much too, Theo. Tugon naman ni Gertrude sa binata. And they kissed. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasalang dalawa. At pagkaraan ng isang taon, ay binihiyaan pa sila ng isa pang anak na pinangalanan naman nilang Theodore. At mula sa sekretong relasyon noon, ay nagsama ng masayang dalawa, kasama ang kanilang mga anak. Wakas! Maraming salamat po sa ating mga sugid na tagapakinig. Kaya binabati ko po ngayon. Hi to Ma'am Nenita Nolasco from Santo Domingo, Ilocos Sur. Mary Rose Banga and family from Esperanza, Agusan del Sur. Helen Alvarez from Kuwait. Melania Frondoso from Italy.
and Delia Granada from Toronto, Canada. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa Dear Siren.